elementary school ako, simpleng estudyante lang ako, walang ka-award. Naalala ko nga, gumraduate lang ako noon as ang nakuha ko lang award is band and lyre sa elementary school na pinapasukan ko. Then, ako lang yung pinaka nakakahiya na estudyante kasi kahit yung pinakahuli sa amin, nakatanggap ng medal. Tapos, akalain nyo yun, ako yung ano, yung top 2 sa klase. Kaso, top 2 sa kahulihan. Ayun, tapos umakyat yung parents ko sa stage na yung prepare na prepare pa talaga sila nun eh, nung time na yun. Kaso, ayun nga, sabi ng tatay ko, anak, bakit yung ano, yung pinakahuli, meron pang medal, bakit yung sa'yo, papel lang. Tapos doon na nagsimula yung sabi ko sa sarili ko, dapat pinag-igihan ko yung buhay ko sa pag-aaral kasi bihira lang naman dumating to sa buhay natin eh, yung pag-aaral na to. Tapos napaka-less pa naman natin kasi napapag-aaral tayo ng magulang natin. Then after nun, nung pagbaba na namin sa stage, sinabi ko sa nanay ko, Ma, promise, sa high school ko hanggang college ko, marami ka ng medal na matatanggap. Ayaw na ayaw ko nang makikita yung disappointment niyo po sa akin, Ma. Mag-ready na po kayo, Ma, sa high school ko at college ko kasi lagi na po kayo aakyat. Then nito, nung na-elect ako as the alumni president ng batch namin, yung first batch ng K-12 program ng Lopez National Comprehensive High School. Then nung college na ako, dito na yung parang pinaka isang bagsakan, naging LSC representative ako, then candidate ako for Latin honor as cum laude. Consistent din lister po ako, then member din at officer ng iba't ibang org po sa LPU at sa Lima po. Bilang anak, to be honest, may pagkatigasan din yung ulo ko eh. Kasi ako lang yung nag-iisang lalaki. Tatlo kami, tapos ako pa yun na gitna. Tapos, ayun, sunod sa luho kung ano yung gusto ko, binibigay. Pero yung parents ko naman, kahit naman ganito ako, naiintindihan naman nila ako kasi ako yung anak na focus sa pag-aaral. Sabi ko kasi sa kanila, Ma, ibigay nyo na sa akin itong ano ko, yung oras na to para mag-aaral ako. Yung mga kapatid ko, minsan sila na lang yung utusan nyo. Kasi sabi ko, gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay, kailangan mag-focus ako sa pag-aaral ko. Then, alam nyo naman, busy ako sa school kasi more on ano, leadership yung natupag ko doon. Then, bilang kapatid, ako yung kapatid na laging nantitrip sa mga kapatid kong babae. Tapos minsan, snub pa. Pero kahit ganun pa man, mahal na mahal ko sila, yung parents ko, pati yung kapatid ko. Mahilig akong magtago eh. Hindi ko sinasabi yung achievement sa kanila. Gusto ko yung lagi sila naso-surprise. Tapos gusto ko yung ano, yung pinaparamdam ko pa rin sa kanila na may pakialam ako sa kanila. Tapos bilang kaibigan, lalo na to, kapag kinakamusta ako ng kaibigan ko, isang tanong, isang sagot lang ako eh. Sabihin ko, pre, kamusta? Tapos ang isasagot ko, okay lang, then send ko na sila. Pero kahit ganun pa man, pag nagkita kami, lagi pinaparamdam ko talaga sa kanila na isa akong tunay na kaibigan. Kahit malayo man kami at walang komunikasyon, yung bonding namin, yung bond namin na doon pa rin. Tapos bilang student, ako si Sancho, ako yung gusto laging nasa top. Kasi ginagawa ko ngayon, magre-reflect sa future ko. Lalo na ngayon, mahirap yung competition dito sa course na kinuha ko. Kaya kailangan nasa best of the best student ka. Yung typical na araw ko, kung sa iba, masasabing boring to. Kasi sa umaga, pagkagising ko, babangon na lang ako tapos kakain eh. Tapos afternoon, pasok ko na sa school, aral or attend na lang sa online class. Tapos pag merienda, aabutan na lang ako. Then yung typical na buhay ng isang normal na tao. Then walang katril-tril kasi yung buhay ko kasi kukunti lang yung kaibigan ko. Lalo na pati yung mga kaibigan pinipili ko, dapat kaugali ko rin. Walang bisyo. Ni isang beses hindi ko man lang na-experience na uminom ng alak or magkabisyo man lang. Then yung every Friday night, yung mag-party-party, hindi ko na-experience yun.
bahay, school lang ako, tapos aral, kain, tulog. Yun lang talaga yung buhay ko. Pero dahil doon, parang mas ngayon nare-realize ko na okay din naman pala. Kasi umabot ako sa ganito, naging matino akong anak, naging maayos yung buhay ko. Ngayong nag-OJT na ako, ayun, nararamdaman ko na sobrang busy ko na. Lahat nung naaral ko sa school, na-apply ko na yung lalo na yung leadership role ko. My course is Bachelor of Science in Marine Transportation. Pinili ko tong course na to dahil na rin sa influensya ng tatay ko. And to be honest, malaki kasi yung rate dito, kaya ito yung pinili ko. Gusto ko nang magkaroon ng magandang buhay at mabigyan ng magandang buhay din yung pamilya ko at magulang ko. Then gusto, passion ko kasi yung mag-travel around the world, then ma-discover yung mga bagay na hindi ko pa nalalaman dito sa mundo. And magiging kapitan ako someday, and kailangan ko pang hawakan yung mga tao. Since I love leadership naman, I love being leader, marami akong pwedeng gawin dito sa course kong to. Pwede rin akong maging mag-work sa company as shipping manager, then mapapagpatuloy ko yung leadership roles ko. To be honest, kasi gusto ko talagang umaman. Kaya pinagpapatuloy ko yung hirap ng buhay ko. Kasi alam ko naman, lahat naman ng paghihirap ko ngayon, masusuklian in the future. Then gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung magiging pamilya ko at masuklian lahat ng paghihirap ng magulang ko. Yung tanging pangarap ko lang sa pamilya ko, gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Yun talaga. Gusto silang suklian sa lahat ng paghihirap na binigay nila sa akin. Then yung hindi na nila po problemahin yung pera kasi ako na yung bahala dun. To be honest, kasi bago ako pumasok sa LTU, gumawa ako ng timeline na dapat bago pagpasok ko at pag-alis ko dito, dapat one of the top student ako, and dapat may maiiwan ako na dapat makikilala kapag sinabing Sancho, alam na nila na, si Sancho, ganito to. Si Sancho, top student to. Kilala ko yan si Sancho, mabuting student to, magaling to. And sinabi ko yon, and yung ibang tao, minaliit ako na sinabi nila, hindi mo kayang gawin yan. Noong una talaga nakaka-depress kasi gusto mong mangyari yun pero may mga taong humahad lang sa'yo. Pero sa una lang yun, nung tumagal, sabi ko, kailangan kong patunayan sa kanila na mali yung mga sinasabi nila sa akin. Then, ayun, ginawa ko yung best ko. Gusto ko ipamukha sa kanila na mali yung nasa isip nila. And now, patunayan ko na, nandito na ako, nasa one of the top student na ako, and belong din ako sa exemplary student. And lastly, yung isa sa mga pangarap ko kasi bago ako umalis dyan, dapat makakuha ko o maging kadeta ako ng International Shipping Company. And eto na po sa lahat ng mga nagsasabi sa akin na hindi ko kaya, na ito na po yung sinabihan niya. Yung mga bagay na pinagpapasalamat ko is yung binigyan ako ng Diyos ng mabuting magulang at kapatid. Kasi kung wala sila, wala rin ako dito sa kinatatayuan ko. And lastly, yung pinaka blessing na dumating sa akin is yung nakapasok ako dito sa LPU Batangas. Kasi aksidente lang talagang napasok ako dito sa LPU Batangas kasi that time hindi ko alam kung saan school ako papasok, and nag-search lang ako sa internet kung ano yung mga best maritime school dito sa Pilipinas, at nakita ko na belong yung LPU Batangas sa top 10 na maritime school dito sa Pilipinas. And ayun, since malapit siya dun sa probinsya namin, yun na rin yung pinili ko. Then unexpected na na malaking blessings wala yung naghihintay sa akin dun sa LPU Batangas. Pagpasok sa school,
To be honest, may magandang epekto rin yung online class kasi hindi ka na pupunta sa school, pero mas prefer ko kasi yung face-to-face class kasi yung course namin talaga skill-based to. Hindi mo sasabihin ano, babasahin lang namin kasi application to lahat ng inaral namin yung course ko. Kaya nito, ngayong OJT namin, nangangapa dun sa mga technical skills na kailangan namin sa barko. Kaya, ayun, ang pinakamalaking struggle dito sa pandemic ay yung klase. Yung transition ng face-to-face to online class. It's the most unforgettable experience sa buhay ko, yung naging Lycean ako. Kasi dito, parang ito yung pinaka-prime stage ng buhay ko. Ang dami kong natutunan dito. Natutunan ko mag-lead, but at the same time, kailangan kong i-maintain yung apats ko. And marami din akong na-experience dito na hindi ko na-experience ngayon at nung high school at junior high school ako. Like, yung mag-coastal clean up, yung magkaroon ng community extension, yung mag-serve sa iba, sa kapwa ko, estudyante. And ngayon, nami-miss ko na maging Lyceans kasi minsan may mga event na hinahanap-hanap ko, lalo na kapag lima week dun sa department namin, sobrang saya nun. Then ngayon, professional na kami. Minsan naisip ko na lang na bumalik sa LPU kasi nakaka-miss yung mga event ng LPU. And minsan may concert sila. And na-engage ako dun sa community extension nila. And, but at the same time, yung mag-lead ako as student leader and kailangan kong i-maintain yung academics. Ang special dun sa program ko sa Bachelor of Science in Marine Transportation is yung mga equipment talaga. To be honest, sobrang ganda ng equipment namin dito. Lalo na nung masasabi ko kasi nung nag-training na ako, compare ko talaga yung mga equipment na ginagamit namin sa school kaysa dun sa mga training center. Kasi sabihin ko, bakit ganito? Bakit dito sa training center na to parang luma? Dinaig pa nung school namin. Bukod doon, yung professor. Kasi professional talaga yung nagtuturo sa mga may experience sa barko and sineshare nila yung knowledge nila sa pagbarko para maihanda na kami sa aming haharapin pag kami na yung sasampa sa barko. Ang advice ko sa mga estudyante na nakakaranas ng nararanasan ko ngayon is pagpatuloy yung buhay, pero huwag kayo laging magmamadali. Kasi nga, like sinabi ni Sir Jasper Bisigan, kapag nagmamadali, laging nagkakamali. Always wait lang kayo dun sa time nyo. Kasi bawat tao naman meron namang nakalaan na oras para sa atin. Kung yun na yung talagang gusto ni Lord, ibibigay niya sa atin. Isang tip lang yung mabibigay ko para sa mga aspiring Lyceans na gustong maging part ng Awards of Excellence and Exemplary Student is yung always put effort sa lahat ng ginagawa mo. Hindi yung ginagawa mo lang to para makapag-comply ka sa requirements na hinihingi sa'yo. Bigyan nyo ng halaga lahat ng bagay na ginagawa nyo kasi alam nyo sa sarili nyo na lahat ng yon ay magre-reflect sa future niyo. Ako si Sancho Jr. B. Dela Torre at ito ang aking kwentong Lycean.